20. 27. Ang pag-aalinlangan. Ang pag-aalinlangan ay ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Ako si sa'yo. Ang pag-aalinlangan tungkol sa muling pagkabuhay. May ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay hindi naniniwala sa muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila. Naglagtago si Moises na ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak, ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat kakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki nag-asawa ang panganay. At namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo. Hanggang sa pampito'y isa-isang napamasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po ang sa pito ang kilalaning asawa niya? Yamang nagpamasawa niya silang lahat. Tuloy? Naka-40. Sumagot si Jesus sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae, nag-aasawa ngunit ang mga lalaki at babae karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na magkaasawa. Hindi na sila. Sige, patuloy mo pa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila ay mga anak ng Diyos. Yamang muli silang binuhay ay maging si Moises ay napatunayan na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyag na mababang punong kahoy. Ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit, Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guru, at wala nang mangahas na magtanong sa kanya ng anuman. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo.